Sino ang mamamayagpag pagdating sa pinansyal sa 2025? Ayon sa Western Astrology, sinasabing pagdating sa pera, ang mga zodiac signs sa ito ang mga sasagana sa taong papadating, ang 2025. Kung ikaw ay kasalukuyang naghihirap o nakakaranas ng financial crisis, ngayong 2024 ka, Laurel, ang 2025 ay napupuno ng mga kaganapang malalaki para sa kaperahan, para sa mga partikular na zodiac signs na ito. Ito na ang moment at break mo, Laurel. Excited ka na bang malaman? Baka ito na ang magandang balita para sa'yo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago nating mga horoscope. Ito ang 6 na zodiac signs na yayaman sa 2025. Aries. Ang kalagayan ng pinansyal ng mga Aries ay magiging maswerte sa 2025. Sa unang bahagi ng 2025, ang kalagayan ng mga taong ito ay mapapabuti ng malaki at magkakaroon ng mga pagkakataon na mapataas ang kanilang kita at mag-ipon ng malaking halaga ng pera. Hanggang Mayo 15, 2025, ang Jupiter ay nasa ikalawang bahagi. Tibong epekto sa kalagayan. Pagkatapos noon, ang Jupiter ay maglalakbay sa ikatlong bahay na magpapabuti sa kabuuang gastusin ng mga zodiac sign na Aries at magbibigay ng mga bagong oportunidad para sa paglago ng kanilang yaman. Magandang pagkakataon din ito para sa mga Aries na mag-invest sa mga negosyo o mga proyekto na nagpapataas ng kanilang kita at nagpapalago ng kanilang pinansyal na kalagayan. Taurus. Ang panahon mula Mayo 2025 hanggang Hulyo 2025 ay magdudulot ng malalaking benepisyo sa pinansyal para sa mga zodiac sign na Taurus. Sa panahong ito, ang kanilang kita ay mapapataas at magkakaroon ng pagkakataon na mag-ipon ng malaking halaga ng pera. Ang Saturn na nakaupo sa ikalabing isang bahay ay magbibigay ng positibong epekto sa kanilang pinansyal na kalagayan na magpapalago ng kanilang yaman at magbibigay ng mga bagong oportunidad para sa paglago ng kanilang negosyo. Dahil sa matatag na kalagayan ng pinansyal, ang mga Taurus ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-invest sa mga negosyo o mga proyekto na nagpapataas ang kanilang kita at magpapalago ng kanilang pinansyal na kalagayan. Cancer. Ang kalagayan ng pinansyal ng mga zodiac sign na Cancer ay magiging maswerte hanggang Abril 2025. Sa panahong ito, sila ay magkakaroon ng sapat na pera at magkakaroon ng pagkakataon na mag-ipon ng malaking halaga ng pera. Dahil sa maswerte nilang kalagayan ng pinansyal, sila ay makakapag-invest sa mga negosyo o mga proyekto na nagpapataas ng kanilang kita at nagpapalago ng kanilang yaman. Sila ay magkakaroon din ng mga pagkakataon na magbayad ng mga utang at magpapabuti ng kanilang kredito. Hanggang Abril 2025, ang mga Cancer ay mas makakapag-ipon at magkakaroon ng mas malalaking pagkakataon na makapag-impok para sa mga pangunahing pangangailangan. Magandang pagkakataon din ito para sa mga Cancer na magplano ng kanilang kinabukasan at mag-ayos ng kanilang pinansyal na kalagayan. Libra. Mula Mayo 2025, ang kalagayan ng pinansyal ng mga Libra ay mapapabuti. Sila ay makakapag-ipon ng malaking halaga ng pera at makakapag-impok ng mga pangunahing pangangailangan. Ang kanilang kita ay mapapataas at magkakaroon ng pagkakataon na mag-invest sa mga negosyo o mga proyekto na nagpapataas ng kanilang yaman. Dahil sa magandang kalagayan ng pinansyal, ang mga Libra ay magkakaroon ng pagkakataon na magbayad ng mga utang at mapapabuti ang kanilang kredito. Sila ay makakapagplano din ng kanilang kinabukasan at mag-ayos ng kanilang pinansyal na kalagayan.
Mula Mayo 2025, ang mga Libra ay mas makakapag-ipon at magkakaroon ng mga malalaking pagkakataon upang makapag-impok para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Magandang pagkakataon din ito para sa mga Libra na mag-explore ng mga bagong oportunidad sa negosyo at magpalago ng kanilang yaman. Scorpio, hanggang Abril 2025, ang mga Scorpio ay hindi magiging kulang sa anumang uri ng pondo. Sila ay makakapag-ipon ng malalaking halaga ng pera at magkakaroon ng sapat na pondo para sa mga pangunahing pangangailangan. Dahil sa magandang kalagayan ng pinansyal ng mga Scorpio, ang mga Scorpio ay magkakaroon ng pagkakataon na makapag-invest din sa mga negosyo o mga proyekto na nagpapataas ng kanilang yaman. Sila ay makakapagplano din ng kanilang kinabukasan at mas mapaayos pa ang kanilang pinansyal na kalagayan. Mula Abril 2025, ang mga Scorpio din ay makakapag-ipon at magkakaroon ng mga pagkakataon upang makapag-ipon para sa kanilang mga importanteng pangangailangan. Magandang pagkakataon din ito para sa mga Scorpio na mag-explore ng mga bagong oportunidad sa negosyo at magpalago ng kanilang yaman. Capricorn, pagkatapos ng Marso 2025, ang kalagayan ng pinansyal ng mga Zodiac sign na Capricorn ay mapapabuti din ng malaki. Sila ay makakapag-ipon ng malaking halaga ng pera at magkakaroon ng sapat na pondo para sa mga pangunahing pangangailangan. Sa panahong din ito, ang mga Capricorn ay makakaahon din mula sa kanilang mga pagkakautang at mapapabuti ang kanilang pinansyal na mga kalagayan. Sila ay magkakaroon din ng pagkakataon na magpalago ng kanilang negosyo at mag-umpisa ng mga bagong proyekto. Mahalagang tandaan na ang mga prediksyon sa kalagayan ng pinansyal batay sa astrolohiya ay walang garantiya at maaaring mag-iba depende sa mga partikular na kondisyon at sistema nito. Ang mga prediksyon ay base sa mga pangkalahatang interpretasyon ng mga posisyon ng mga planeta at iba pang mga astrological factors. Ngunit, ang mga individual na kalagayan ng buhay ay maaaring mag-iba-iba depende sa mga partikular na detalye ng kanilang kapanganakan, mga pangyayari sa buhay at mga desisyon. Kaya, ang mga prediksyon ay dapat tanggapin bilang mga gabay lamang at hindi dapat gamitin bilang pangunahing batayan para sa mga mahalagang desisyon sa buhay. Mahalaga ring magkaroon ng mga konsultasyon sa mga eksperto sa astrolohiya o mga propesyonal na tagapayo para sa mga malalim na interpretasyon at mga rekomendasyon. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfil Rosario. Thank you for watching.